Alright, so hello guys, magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video, tutorial na naman. So ayun, kung nabasa nyo na yung ating thumbnail, ayan, nandito yung wiring diagram ng ating dual horn na pwedeng stock horn or stock horn na pwedeng maging dual horn. So ayan, magandang araw sa inyo. So ayan, sana nasa mabuting kalagayan kayo, lalo-lalo na sa panahon ngayon may bagyo, no? So hindi na natin patatagalin, ayun, umpisa na natin yung ating tutorial. Okay guys, so tulad ng mga nakaraang vlog natin patungkol sa wiring diagram, bali continuation lamang ito, no? Pero ibang system naman yung or wiring diagram naman yung ipapaliwanag natin. So marami kasi nag-request nito doon sa mga last part ng video natin, no? Or sa mga nakaraang video natin. Request daw sila ng dual horn na pwedeng stock horn wiring diagram, no? Ayan, so ginawan ko siya ng ito nga, wiring diagram, pinaprint ko para malinaw at para mas maintindihan natin ng mabuti. Okay, so yun, hindi na natin patatagalin, umpisa na natin tulad ng lagi nating inuumpisan. Bali dito nga pala guys, no, explain ko lang muna sa inyo yung common function or yung mismong way ng ating busina na kung paano siya wiringan at kung paano siya gumana. Okay, so yun, umpisa natin dito lagi sa ating battery. Sa battery natin, meron tayo lagi dyang negative at positive. Okay, so yan, lagi kong tinuturo yan sa mga vlogs ko, no? Then, kapag ka nakakita kayo ng ganitong symbol, automatic ground yan. Ayan, so makikita din natin yan dito sa busina. So yan, hindi na tayo malilito, no? Kapag ka nakakita kayo ng ganyan symbol, automatic ground yan. Then ayan, balik tayo sa ating battery. Sa battery, meron tayong negative at positive. Huwag muna natin pansinin yung ating relay. So dito muna tayo sa battery and sa busina natin. So sa battery natin guys, no, meron tayong makikitang dalawang wire dyan sa positive ng battery. Kulay red na wire. Isang mataba at isang manipis. So yung mataba guys, para sa kaalaman nyo or nagtataka kayo kung bakit may mataba, yung matabang wire na yun, ayun yung wire ng ating starter motor, no? Ayun, papunta yung starter motor yon. At pagkatapos, yung isang wire na manipis, ito yung wire na may fuse. So, kapag nakikita kayong ganito, 10 amps fuse ang ibig sabihin yan. So, makikita natin yan sa tabi ng battery nga, at the same time sa ilalim ng upuan. Okay, so yung wire na manipis na yon, live yan, no? Ibig sabihin may source yan. So, tatakbo lang yan dito sa ating ignition switch. Kahit na gaano pa kahaba yan, doon lang din pupunta yan. Okay, so meron na tayong susian. Ngayon, kapag yung ating susian, tinurn on natin, yung live or yung source ng battery, lilipat lang sa kabila, which is itong ating accessory wire. ACC wire. Sa ating susian nga pala guys, no, merong 4 wires, merong 2 wires. So bali yung dalawang wire lang yung lagi kong ginagamit para madali nating maintindihan, no? Kasi red wire at yung black wire, which is itong accessory wire. So huwag nyo nang pansinin yung dalawang wire doon, which is ground lang naman yun. At the same time, yung isa is yung black na may white, kill switch lang yun ng ating CDI. Then ayun, tulad nga na lagi kong tinuturo, yung accessory wire natin, marami yung sinusupplyan. Nandyan na yung headlight, nandyan na yung busina, nandyan na yung flasher, nandyan na yung park light, dashboard at iba pa. So ngayon, dahil nga busina yung topic natin or yung tutorial natin, so syempre busina yung nakakonnect dito sa ating accessory wire. Okay, so yung wire ng ating switch, no, switch pa lang to, ah, kukuha lang yan ng source dito sa accessory wire. Ayan, kung nakikita nyo yung sky blue na wire na yan, tatakbo lang yan dito sa may switch. Kahit gaano pa kahaba yan, dun pa rin ang galing yan. Ayan, so kapag pinindot mo ngayon yung ating horn switch, for example, pindutin mo, yung source lilipat lang dun sa kabila. The same time, ayan, para matrigger yung ating busina. Kasi given naman na yan, meron na tayong ground. Kahit saan mo lang to itap, pwede ito sa chassis. Ayan, chassis or sa battery, sa negative ng battery. Pero dahil sa galing sa factory yung ating mga motor, nakatap yan sa battery. Pero pag minodified mo, pwede naman to sa chassis. Hindi naman masailan yung ground natin, basta hanap lang tayo ng good source at walang kalawang. Okay, so yun, sana naintindihan nyo yung simpleng function ng ating busina, kung paano siya mag-function at kung paano siya gumana. Ngayon, dito napapasok yung ating relay, no? At syempre yung ating dual horn. Take note guys, itong
Itong tutorial na to is a dual contact to, no? Pupwede siyang stock horn and then pupwede siyang dual horn. So ayan, explain natin mamaya, step by step para maintindihan nyo. Then dito na tayo sa ating relay. So syempre dahil may dual horn tayo, dapat meron din tayong relay. So sa relay natin, 4 pin yung ginamit ko. Lagi kong tinuturo, mayroon ng 30, 85, 86 at 87. Then dito tayo sa 30. Sa 30, hindi mawawala yung fuse natin dyan, 450, 10 amps. So huwag nyo tatanggalin yan, dapat laging nandyan yan, 450 yan. For safety. Right, anong mangyari, dapat mayroong fuse yung ating 30 kasi direct to the battery, to the positive terminal ng battery yan eh, direct yan doon. Then meron tayong 86 at 85. Ito yung trigger natin, no. So dito lagi kong in-explain itong 85 at 86, pwedeng magkabaliktad diyan, no. So pwedeng pasukan yan ng kahit ano. For example, itong 85 pwede siyang maging positive. Itong 86 pwede siya maging negative. Ngayon dito sa tutorial natin, yung 85 siya yung ginawa kong ground, which is papunta sa negative ng battery, or pwede rin to sa chassis. Ayan, madalas ko nang tinuturo yan, lagi ko nang tinuturo yan, paulit-ulit ko nang tinuturo. So kasi trigger lang naman yan. Basta mapasukan lang ng negative at positive, or positive and negative yung ating relay para matrigger yung ating 87. Okay, so yung 86 siya yung positive natin ngayon, no. Kikita nyo, wala pa siyang connection kasi meron na tayong ground doon eh, 85. So, wala pang connection yung ating 86. Ngayon, ang mangyayari dyan, huwag nyo mong pansinin, balik tayo dito sa ating hollow switch. So, sa hollow switch, kung di pa kayo nakakita, ganito yung itsura na ating hollow switch. May ilaw yan, no? Tapos, meron siyang limang wire. So, meron din yung socket at ayan, meron din siyang socket parang relay. Pero, explain ko lang dito yung function ng ating hollow switch, para maintindihan nyo ng mas malinaw. Okay, so dito sa ating hollow switch, merong red wire dyan, merong black wire dyan, merong yellow, blue at green. So yung dalawang wire na yan guys, itong red at black, positive at negative yan. Positive at negative yan, no? So para saan yan? Itong positive at negative na to, para lang yan dito sa may ating ilaw. Kasi yung hollow switch natin may ilaw yan. So, para umilaw yon kailangan ng positive at negative. So, hindi siya ganun ka-importante. Bali, ang importante is itong tatlong wire na to. No? So, bali, itong tatlong wire na to is siya yung bida. Yung hollow switch natin, guys, normal na switch lang yan, no? Three-way switch. Kumbaga, nagkaroon lang siya ng limang wire kasi nga, meron siyang ilaw. Pero dahil three-way switch yan, so, parang ano lang yan eh. Parang yung domino switch. Ang kaibahan lang nila dito, ito is pinipindot yung domino switch, up and down yung kanyang trigger. So sa para nga pala sa kaalaman nyo, may marami tayong iba't ibang klase ng switch, no? Merong up and down, merong left and right, at merong push and pull. Ayan. Pero ito, pinipindot kasi ito, no? Ayan, sana naintindihan nyo at nagets nyo. Then balik tayo dito sa tatlong wire. So tulad ng lagi kong tinuturo, sa three-way switch, meron tayong common dyan, or meron tayong isang laging pinapasukan dyan, which is itong kulay blue. Ito yung common natin. So ano bang ibig sabihin ng common natin? Ito yung pinaka main source, no? Ito yung laging kinokonekta natin sa ayan, accessory wire, para matrigger yung ating switch. Then itong dalawa na to, itong yellow at itong green, yan. Siya ngayon yung ating sabihin na natin normally open ito, NO, itong yellow. Then, itong green is NC, normally close. So, hindi naman mahirap yan. Explain ko sa inyo. Yung ating common, for example, napasukan na ng source yung ating blue. Ngayon, ang mangyayari dyan, guys, yung source natin, palipat-lipat lang yan dito sa dalawa, sa normally open at normally close. Kasi kapag pinipindot mo yan, palipat-lipat lang dyan. Pag pinindot mo, pwedeng matrigger yung normally close. Kapag binalik mo siya, pwedeng matrigger yung normally open. So palitan lang yan, three-way switch lang yan. Bali, ang mangyayari dyan is ganito. Okay, ayan ah. Wait lang, dumikit. So ayan. Yan, bali ganito ang mangyayari dyan. Wait, at ibalik na natin para malinaw. So ibalik natin ulit. Mamaya, maintindihan nyo nung mas malinaw. Ngayon, na-explain ko na, no?
So yung source ng ating 86, guys, kung nakikita nyo, wala siyang wala, hindi siya nakatap, no? Open siya. Ngayon, magtatap tayo ng hollow switch para matrigger yung dual horn natin at the same time stock horn. I-disconnect natin ngayon yung ating for example dito, 'di ba sa stock horn natin meron tong socket. So pwede natin yung bunutin. At ang magiging source natin ngayon is connect natin siya dito. So dito. For example itong blue. Connect na natin siya dito. Yan. Ito kasi disconnect na 'to eh. Discon. Ayan. So tanggal na 'yan, 'di ba? Wala nang source ngayon yung positive ng busina natin. Ngayon, para ma-trigger natin 'yan sa ating hollow switch, pwede nating i-connect 'yan. I-connect diyan yung isang wire ng ating hollow switch. Ayan. So i-connect natin ngayon yung green wire dito sa positive, no? Pagkatapos, yung isa naman, yung ating 86 na relay, pwede nating i-connect dito sa yellow naman. Ayan, nagigets nyo ba? Okay, so para mas malinaw, palitan natin. Ayan. Ayan, so balik ganito yung mangyayari nyan, no guys? Ayan, so dinisconnect na natin yung wire dito sa ating stock horn. Pinalitan natin ng wire dito na galing sa hollow switch. Ayan, so yung green ng hollow switch natin, siya yung dumikit dito sa may stock horn. And then yung wire ng ating busina, may socket nga pala yan guys, no? Makikita nyo yan sa headlight natin or sa malapit dun sa may switch ng busina. Pwede nyo i-disconnect. Ayan, so bali yung source ng ating busina, hindi natin siya tinanggal sa accessory wire. Ayan, kumuha pa rin siya ng source doon. Then kapag binusina mo, ang matitrigger ngayon, yung ating hollow switch. So kapag hindi ito nakapindot, for example, hindi niya, ayan, ganyan, hindi siya nakapindot kasi babaon yan, ilulubog yan eh. Ang matitrigger ngayon yan, itong stock horn natin. No? Siya yung matitrigger ngayon yan, stock horn lang siya. Ngayon, kapag pinindot mo yung hollow switch, ang matitrigger niyan, lilipat yung source niyan kasi nakapindot yung ating hollow switch dito sa 86. Ang matitrigger dyan is yung dual horn natin. So, sa wiring ng dual horn, napakasimple lang. Ayan, 85 sa ground, 86 dun sa galing sa hollow switch, 30 sa positive terminal ng battery, at yung output ng 87 is yung load papunta sa ating dual horn. Sa dual horn, dalawa lang yan. Isang ground at isang positive nga, which is yung galing sa 87 ng ating relay. Then, itong dalawang wire na to, positive lang naman yan, pwede natin i-connect yan dito sa ating accessory wire, yung isa sa ground, kahit saan, pwede ito sa chassis or sa battery. So bali, magpo-focus lang tayo dito sa ating hollow switch dito sa tatlong wire, no? Ayun, sana naintindihan nyo. Meron tayong normally close dyan at normally open. So kahit magkabaliktad dyan guys, no? Hindi, walang problema dun kahit magkabaliktad dyan. O pwedeng itong yellow ang i-connect nyo dito sa busina natin sa stock terminal. O pwedeng itong green naman ang i-connect natin dito sa 86 ng relay. So hindi naman masyala yan. Basta pindutin nyo lang kung alin yung magti-trigger sa dalawa na yon, eh, ay nasa inyo na yon kasi po pwedeng gusto nyo laging dual horn, po pwedeng gusto nyo laging stock horn. Pero po pwedeng dalawa na yan. Ayan, ulitin natin. So sa ating battery, meron tayong negative at positive. So yung source galing dun sa positive ng battery natin, lilipat lang yan dito sa susian natin sa ignition switch. Ngayon, accessory wire, maraming sinusupplyan. Isa na dyan yung busina. So wala tayong ginalaw sa ating busina. Yung stock, ano lang natin dito, stock terminal, tinanggal natin. Ayan. So kumbaga disconnected na yung ano natin, no? Kasi kanina dito yan nakadikit eh. So kumbaga yung dinikit natin is yung main source ng ating hollow switch. Or yung tinatawag na common. Ito yung common. Siya ngayon yung dinikit natin dun sa kabilang wire ng ating busina. Pagkatapos, for example, gusto mo ng stock horn, ang matitrigger ngayon yan, yung ating stock horn. O, given na yun, may ground na tayo dun. Then, kung gusto mo ng loud horn, pindutin mo lang to, ang matitrigger is yung normally open, papunta sa ating relay,
Then matitrigger na ngayon yung ating loud horn. So syempre, disconnected na ngayon yung ating stock horn. Siya na ngayon yung matitrigger na naman. Ngayon, pagka gusto mo na naman ng stock horn, pindutin mo ulit or i-off mo, stock horn yung bubusina naman ngayon. Okay, so ayun, ganun lang kasimple. Ganun lang kadali. Sana nasundan nyo, no? Kahit na medyo mabilis tayo magturo. Ayun, at ipopost ko na lang yung soft copy nito dito sa last part ng video na to para if ever man na gusto nyong practicein. Ayan. So, bali hanggang dito na lang, guys, no? Sana may natutunan kayo at kung nagustuhan nyo yung video na to, so please like, share, and subscribe.